Amin. At sumayin rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito bilang pagpapatuloy ng ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, bahagi ng ating sa panahon na ito ng Kwaresma, ang 40 araw, ay yung ating street masses. Well, every Sunday, nagmimisa naman tayo rito, maliitang fiesta homes. Pero nais nating bigyan ng pagpapalaga, bahagi po nito ay ang ating mga panalangin. Lalong-lalo na po sa ating alay kapwa, no? Ang tinutugon natin para makatulong tayo sa mga higit na nangangailangan, no? So itong pagkakataon na ito ay tayo ay nagdarasal, nagpapakasakit, at tumutulong sa mga kapatid natin na higit na nangailangan, no? Bilang pagtugon natin sa panawagan ng ating Panginoon, no? Bakit? Sapagkat ito yung gawain bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y gawain dahil sa ito ay ang gawain ng mga iniligtas ng Diyos. Hindi para tayo maligtas. Ito'y gawain ng mga iniligtas ng Diyos. At upang banging karapat, dapat tayong gumanap, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkakabatituin na sa paggawa ng kabutihan, at patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan, sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kahit ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kahit ako'y sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aking pakamtan, ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mong walang maliw, kaya't kami iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas ako ay iligpit. Pag-ibig mo walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaas ako. Laban sa kaaway ay pagtanggol mo at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ng nasa daan sa Espadong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin, at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang mabubuhay sa huling araw." Sa ikatlong araw, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya dumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Anong ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana ay ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi." Sabi ni Jesus sa kanila, "Makakainom ba kayo ng kopa sa hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklok ang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghahandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't binalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila. At ang mga diadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino mang sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat na maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagiging lingkod, medyo mahirap yung panyaya na ipinapamanik ng poong may kapal. Ano? Yung ang maging alipin kaysa maging pinuno. No? So ito yung hamon na ipinamamanik niya. Bilang tao, mas gusto natin na tayo yung nag-uutos. No? Kaysa tayo ang inuutusan. Gusto natin na tayo ang boss. No? Kaysa sa tayo ang sumusunod sa boss. No? Pero ito yung hamon na ipinamamanik ng poong may kapal. No? Ang sino mang nais na maging dakila ay dapat na maging lingkod ng lahat. Sana po ay ito yung maging bahagi ng ating pagtugon. Kasi yung ating pong paglilingkod ay isang paglilingkod. Sabi ko nga, ano? Ay, bakit ba natin ginagawa yung tatlong haligi ng Kwaresma? Panalangin, pag-aayuno at kawanggawa. No? Hindi dahil sa para tayo maligtas. No? Ngunit ito'y gawain ng iniligtas ng Diyos. Ganun din o. No? Bakit tayo naglilingkod? No? Hindi sapagkat para tayo bibigyan ng gantimpala sa ating paglilingkod. Hindi dahil sa tayo sa ating paglilingkod ay mayroong nakaabang ng gantimpala. Baligtad to, no? May gantimpala na tayo, no? Kaya tayo naglilingkod ay gawa ng ating gantimpala, no? Dahil tayo yung mga iniligtas na ng Diyos, no? At kaya natin ginagawa yung paglilingkod ay gawa ng tayo ay nililigtas ng Diyos. Kaya po kuminsan, yung tao ay, ang nais ay
ang maging boss, no? Kasi sa kanilang pagkaunawa na ito yung tinitingnan ng tao. Ito bang tinitingalaan ng tao. Ito ang inahanap ng tao. Kapag ikaw ang nag-uutos, no? Mas sikat ka sa tao. Pero yung pamantayan na nais na maging bahagi ng ating pagkilos ay hindi ang pamantayan ng tao. Ang pamantayan ng Diyos. Kaya nga, bahagi ho, lalong-lalo na ho ngayong panahon na ito, no, sabi nga natin ngayon na Year of the Clergy and Consecrated Persons, no, na nakabase doon sa panyayan ay binigay na Jesus sa kanyang mga alagad. No? Pero hindi ito exclusive, no, for clergy. Pero mas malaki yung inihiling, no, para sa mga pari at mga pumapasok sa buhay konsagrado. Nalin, maging halimbawa ng paglilingkod. Kaya nga dito maliwanag na kung saan ay kinausap ni Jesus, ano, ang mga alagad, separate from the rest. Kasi ito yung maging haligi ng sambayan ng Kristiyano. At ito yung patuloy na bahagi ng ating pagkilos na tinatawagan tayo ng poong may kapal. Ano bang uri ng paglilingkod ang makita natin? Yung kung tawagin nga po natin, yung tinatawag nating pumapapel. Huwag niyong tingnan yung pumapapel. Huwag niyong bahagi ng pagkakataon. Kasi baka pagtingin natin ay ano bang nakukuha ng mga taong may pumapapel. No? Hayaan niyo sila kung sakaling sila ay mayroong kakayanan, no, na pagkilos. Pero dapat din tayo, no, pumapapel din tayo, no, sang-ayon sa ating kakayanan. So kung sa tingin ng iba ay yung kanilang pagkilos sa isang pagkakataon para higit na makatulong sa lipunan na ating ginagalawan, adi, mas maigi, no? Mas maayos. Pero yung punawa, yung tingnan natin, no, na ang lahat ng ito ay paglilingkod para sa Diyos at para sa kapwa. Well, hindi ko suulitin kumuli, ano? Hindi sapagkat kailangan pa natin. Kung mayroong bell, siguro sabihin natin may mga mananampalatayang Kristiyano ng Katoliko na kaya sila naglilingkod because of the reward. Eh siguro eh, hindi natin may ano na medyo mababaw pang pagkakilala nito sa pananampalataya. No? Kung may mga taong kaya sila naglilingkod simply because for the reward. No? Ay siguro kinakailangan na ipaalala sa kanila, no, na kaya tayo naglilingkod, it's not for the reward. We have already received a reward. Kaya tayo naglilingkod because, ano, pagpapasalamat natin sa biyaya na tinanggap natin. Yun yung higit na kung saan makita natin. Kaya po kuminsan, may mga taong, no, pagkatapos maglingkod, Ellen, bitter. No? Bakit? They've expected the reward. Kaya sila bitter kasi hindi sila pinagkalooban ng reward. Kasi bakit? Mali yung kanilang dahilan kung bakit sila naglilingkod. Sila naglilingkod for the reward. No? Hindi. No? Kaya ka naglilingkod kasi iniligtas ka na ng Diyos. No? So, may reward, mayroong kamang na-appreciate mo ng tao o hindi, no? Kuntusin nga po yung appreciation, yung reward, ay alin. Pamantayan lang yun na alin, ay tama yung ginagawa natin, no? Pero do not expect, no? Maari siguro maging daan, maging pamantayan na, okay, tama yung ginagawa ko, mayroon na akong pagbabasihan kung ano yung mga magiging magpagkilos ko. Pero kung tayo nag-i-expect na reward kasi maganda yung ginawa natin, no? Ay
mali. Mali yung pagkilos natin. No? Tayo ay, kung tawagin nga po, ay wala sa hulog. No? Sapagkat nandun pa tayo sa pagtingin na alin. Ah, ito yung pagkilos ng alin. Ah, hindi ka pa Kristiyano. No? Yung pagkatingin mo sa sarili mo, hindi, Kristiyano ka na. No? Kaya kung kay Kristiyano ka na, yung pagkilos mo, ah, binigyan ako ng reward, good. Hindi ako binigyan ng reward, better. No? Kung tusin nga, better. Bakit? Kasi paglilingkod yun eh. No? Yun talaga yung paglilingkod. Samantalang bahagi yun ng pagtugon na kung saan ay ipinamamanig na Jesus. No? Hindi ito yung pagtingin at pamantayan ng tao na ginagalawan natin. Kaya nga, malaki yung hamon, ano, na maging maliwanag sa atin yung ating pagkilos. Ano. Kaya natin ginagawa yung ating pag-ilingkod na rin, ah, bilang pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Ano? Ito yung pamamaraan natin ng pagkapasalamat. Ito yung pamamaraan natin alin. Ah, pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Kasi nakita natin yung alin. Yung dakilang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Nais natin alin. Tularan natin sa Jesus. Sa krus. Ano? Na ang kanyang alay alin para maglingkod para sa kaligtasan ng sangkatauhan. So ito po yung, kung tutusin nga po ay, ito yung kinakailangan nating basagin, no? Na pagkaunawa, no? Na naglilingkod ako. No? Kasi yung sabi nga, ba't ka naglilingkod? No? Para mapunta sa langit. Hindi. No? Kasi ito'y gawain ng isang tao na para sa langit. No? Ito yung gawain noong mga isinilang para sa langit. Ito yung gawain ng inililigtas ng Diyos. No? Ang maglingkod. So ipanalangin natin sa harapan ng Poong May Kapal. No? Kasi sabi nga natin, sabi nga ay tayo ay nasa katawang tao pa eh. No? Nasa katawang tao pa. At kuminsan, hindi natin maialis na alin. Yung ating kaisipan ay kaisipan pang tao. No? Na yung pagtingin natin ay kinakailangan may reward ako kasi ako'y naglilingkod. No? Kinakailangan no ay yun ay ma-crystallize natin, masala natin. No? Ay hindi. No? Hindi lang ako tao. No? Ako ay binago na ng Diyos. No? Ako ay isa ng Kristiyano. No? Ako'y isinilang na kay Kristo. Kaya dapat i-alin, ang paglilingkod ko ay isang pagkapasalamat sa Poong May Kapal. Kaya, nakikita man ng iba o hindi, okay lang. No? Kasi bakit? Ay, yun ang gusto ko eh, ang maglingkod. No? Yun ang gusto ko eh, maglingkod. Hindi para palakbakan ng tao. Hindi para papurihan ng tao. At yan po ay isang bahagi po na kinakailangan natin idulog sa Poong May Kapal. Noong nakaraang linggo ay yung ebanghelyo natin ay transfiguration. No? Kinakailangan na tayo ay baguhin. Baguhin yung ating pag-iisip. Baguhin yung ating pag-iisip. Kinakailangan natin yung biyaya ng pagbabagong anyo. At isa rito ang pagbabagong anyo na alin, yung pagbabagong anyo sa ating paglilingkod. Tayo naglilingkod dahil tayo yung mga isinilang na sa buhay na walang hanggan. Dahil sa pamagitan ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong sa Kristo, tayo iniligtas ng Poong May Kapal. Na yung ating paglilingkod ay gawain ng isang inililigtas ng Diyos. No? Alam niyo kung minsan, no, sa particular o sa akin, no, ay kinakailangan kong ipaalala sa sarili ko yan. No? So, dumarating yung pagkakataon na
na tayo ay maaring be denied. Maaring tayo ay lagyan na lamang ng block sa ating pagkilos. No? Harang. No? Pero hindi. No? Tayo mga lingkod lamang ng Diyos. No? Pag sinabi ng Diyos, go, go. Pag sinabi ng Diyos, stop, stop. No? Kasi bakit? Eh tayo yung mga naglilingkod lamang sa Diyos. No? So, kahit na siguro sabi natin, gusto na nating matapos yung ating minimiti. Ay, hindi, ano? Sabi nga natin, ano? Sa Ebanghelyo, matindi yung salitang ginamit eh. Hindi lamang naglilingkod, ano? Alipin. Ano? Alipin. So, medyo mas mababa yun, ano? Sa pagkaunawa, ano? Pero yun ang huwag natin kalimutan, ano? Kasi, sabi nga natin ay yun yung mentalidad na huwag natin kalimutan. We are at the service of the church. We are at the service of God. Tsaka kaya kung anong sabihin ng Diyos, yun ang ating gawin. Kahit na kuminsan, hindi yun ang gusto nating makita at maisakatuparan. Pero, dahil yun ang sabi ni Jesus, yun ang gagawin natin. Kasi, yun yung pahayag ng pumi. Kaya nga, sabi nga natin, it is a transfiguration. No? Kinakailangan ding baguhin natin yung ating kaisipan. Patungo sa kaisipan ng Diyos. Mula sa isang nag-uutos, patungo sa isang inuutusan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain ng iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa ating sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tunguyan mo ang aming hinihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ang aming handog ay magdulot sa amin ang kapatawaran sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ibubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang kami, upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitduka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadalian mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman ang matapos ang abunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Juan Akin. Niyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalawab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang apostol. Si San Jose na kanyang esposo. Ng mga apostol at ang lahat ng mga banal kasama ni San Martin na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Amen. Upang maunawaan natin ang mga salitang binitiwan ni Jesus, ang sino mang nais na maging dakila ay dapat na maging alipin ng lahat. Sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa biging ng muling pagkabuhay ng anak mo at ito na may aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng ating Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.